Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. He is faithful. Gaya po na ating inawit kanina sa ating pong pagbibigay ng papuri, pagsamba sa ating Panginoon. He is really faithful. Malang nangyayari sa ating buhay, sa paningin man natin ay parang hindi mainam, hindi maganda. Pero po sa ating mga hilirang ng Diyos, sa kanya pong mga anak, ang lahat po ng bagay. Pinangako niya sa Romans chapter 8, verse 28. Ang lahat ng bagay, hindi lang ang mabuti, hindi lang ang maganda. Ang sinabi po niya, ang lahat ng bagay, sa lahat ng bagay, ay pinaglalakip-lakip ng Diyos para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Kaya ang mga hinirang po ng Panginoon, ang mga anak niya, nakikita po nila yung katapatan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, sa lahat po ng aspeto ng kanilang buhay. At tayo po ba'y mga hinirang ng Diyos? Tayo po ba'y mga hinirang ng Diyos? Kailangan may kumpiyansa po tayo, mga kapatid. Sapagkat sinabi din ng Panginoon, sa mundong ito, maraming troubles. Because we are living in this temporal, fallen world. Hindi po ito ang ating pong permanenteng tirahan. We are just passing by, kumbaga. We will live here for some years, 60, 70, 80 years. And then after that, uuwi tayo dun sa ating permanenteng bahay. Marami sa atin malapit na sa ano na yun, sa stage na yun. If you are 50, 60, hindi natin maiiwasan. Malapit na tayo doon. Kaya dapat maninong sa atin, mga kapatid, na hindi permanente ang buhay na ito. This life is not permanent. Temporal. Temporal. At huwag nating nanaisin na ilagay natin ang buo nating pansin, ang buo nating focus sa pagpapaganda ng buhay na ito. Okay lang. Nagumanda siya kung lulunin ng Panginoon. Pero huwag natin pupuntiryahin na para pagang ito na ang permanente. No. Darating po ang wakas dito. Because this is temporal. And we are preparing ourselves, our lives, doon sa isang eternal o wala nang katapusan ng buhay. Kaya nga po, dito pa lang sa mundo ito, kailangan malalim na ang pagkaunawa natin, ang appreciation natin kung sino ang Diyos na ating pinupuri at sinasamba na makakasama natin pang walang hanggan. That is the goal ng bawat isang mananampalataya. Yung dito pa lang sa lupa, may focus na ang kanyang sarili, ang kanyang isipan, ang kanyang puso sa Diyos na makakasama niya ng pangwalang hanggan. So, unti-unti, sa ating buhay dito sa lupa, tinuturuan tayo ng Diyos paano natin siya listen very carefully. Unti-unti, tinuturuan tayo ng Diyos dito pa lang sa lupa kung paano natin siyang mamahalin. Kaya unti-unti, pinapakilala ng Diyos, pinapakita niya kung sino siya. That He is not comparable to anything and anyone in this world. He cannot be compared, sabi ng inawit natin kanina. Huwag tayong magpapadaya
sa mga sinabi rin ng Panginoong Jesucristo na darating sa mundo ito, na parang bang pinapakilala nila na sila ang maglilingkuran, na sila ang kukurihin at sasambahin. Huwag tayo papaya. Because our God, our Lord Jesus Christ, cannot be compared to anyone and anything in this world. So, kung ilalagay ang puso at isipan mo sa mga bagay at kung sino ang tao na parabagang pinaglilipatan ng ating atensyon, ng ating pagpupuri at pagsambahan sa ating nag-iisa at hindi pwede ikumpara Diyos, Panginoon, ating Panginoon sa Kristo. Inag-aralan namin yan. Sorry dun sa mga hindi naka-attend last Thursday. Pinag-aralan namin, anong pagkakaiba ni Jesus Christ sa mga foolish na tao na papanggap na sila ang Kristo? Anong pagkakaiba ni Jesus Christ? He cannot be compared. Yan. Mga kapatid, kung patuloy nating inaalam, pinuputirya ang katotohanan patungkol sa ating Panginoon sa iyong isipan at sa iyong puso, malinaw sa iyo, maliwanag sa iyo, natututunan mo that our Lord Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo, kailanman hindi siya pwedeng ikumpara sa kung sino mang taong nagsasabi na siya ay katulad, o siya ang Kristo, o siya ang sasambahin. No. If we understand deeply, malalim ang pagkaunawa natin kung sino siya sa pamamagitan ng pakikinig, pag-aaral, pagtuklas, pagbibigay ng panahon, hindi pagre-reject, hindi pag-ignore, hindi pagre-resist, patuloy na pakikinig, patuloy na mag-agree, patuloy na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, nagiging makatotohanan, mga kapatid. Hindi lang nagiging makatotohanan, nagiging katanggap-tanggap sa sangkaling kalangitan, ang iyong pagpupuri at pagsamba, nagiging makatotohanan. Kapag binanggit mo ang mga kataga, no one ever will compare to you, Jesus. Wala nang pwedeng ikumpara sa iyo. Ngunit maraming tao ang naliligaw. Yan ang masakit, mga kapatid. At nakikita natin yon kahit dito sa ating bansa. Maraming tao ang naliligaw. Maraming mga tao ang nadadaya. Tayo, kaunti tayo. Tingnan mo yung ating attendance. Napakadalak na umabot tayo ng 100. Hence, 100 katao na uupo at makikinig. But to the other religion, to the other sect na nagsasabi din ng mga mananampalataya, limo-limos sila. May thousands, may 10,000, hundreds of thousands. The membership is millions. Nakakalungkot na ang kanilang mga leader ay nababalitaan natin ginagamit ang kanilang posisyon, ginagamit ang kanilang kapangyarihan sa pag-aabuso ng mga tao unsuspecting. Eh, hindi sila nagsususpect yan. Kaya sa ating iglesia, mga kapatid, mapalad tayo, magpasalamat tayo kung purong katotohanan o purong salita ng Diyos ang ating marinig
at maituturo sa atin na hindi gagamitin ang pulpito, na hindi gagamitin ang kapangyarihan para iligaw at gamitin ang mga tao hindi nagsususpetsa sa kanilang leader o sa kanilang pastor. Nakakalungkot. Ngunit mapalad ka, kapatid. Palad ka. Kung ang nasusuntungan mo, katotohanan ay talaga katotohanan lamang. Nangungusap ang Panginoon, nagpapakilala siya, ginagamit niya ang lahat ng pagkakataon, ang pulpito, ang mga istorya upang patuloy niyang ipakilala kung sino siya. Inuunti-unti nating malaman paano pinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili nung panahon hindi pa talagang kilala ang Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng istorya ng mga hinirang o piniling lipi, chosen nation, the Israelites. Pumili ang Diyos ng isang nasyon upang sa pamamagitan nila, sa pamamagitan ng gagawin ng Diyos sa buhay nila, ay may pakilala ng Diyos kung sino siya at kung ano ang kanyang kalooban na dapat gawin, sundin ng sangkatauhan. We're using the book of Exodus, and we are now in chapter 11. Papunta na tayo dun sa unti-unting pagpapakilala ng Diyos by way of typology, kung ano talaga yung dulo ng kanyang punteriya. Kung paano niya personal na ipapakilala sa mata, physically, ang ipinangako niya pagpapagligtas ng sanlibutan. Unti-unti. Hindi nagmadali ang Diyos, mga kapatid, sapagkat alam niyang napakahina ng ating pangunawa, alam niyang napakahina ng ating isipan para biglang isaksak sa iyo ang katuruan patungkol sa Kanya. Our God used plenty of time. Napakahabang panahon. What we are studying today, mga kapatid, ay nangyari thousands of years ago. Approximately 3,000 years ago. 5,000 years ago. Nangyari ito, napakahabang panahon na unti-unting pinapakilala ng Panginoon, ng Diyos, ang kanyang layunin sa sangkatauhan. Bago dumating yung pinapakilala dito ang ating Panginoon Jesucristo, umubos muna ang ating Panginoon ng 2,000 years. Ganon katagal. Sapagkat napakatigas ng puso, napakatigas ng isipan ng sangkatauhan. Kahit nakikita na ng sangkatauhan ang kamanghang-manghang kababalaghan na hindi kayang gawin ng tao, kundi isang supernatural na paraan lang ang pwedeng makagawa, kahit nababalaan na yun, kahit na nakikita na ng sangkatauhan, pinipili pa rin ng sangkatauhan na huwag maniwala at baliwalain ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman, nagiging makatarungan, nagiging matuwid ang Diyos, na parusahan ang sangkatauhan sapagkat sa hinabahaba ng kanyang pagpapasensya, sa hinabahaba ng panahon ng kanyang pagpapakita ng kapangyarihan, hindi pa rin natinag ang puso ng mga tao mapapahama. Timothy and Life Christian Church,
ayaw nating mangyari sa atin ang kaparehong katapusan ng mga nakikita nating nangyayari sa kapaligiran natin ngayon. Mas marami sila sa atin. Pero bakit nangyayari sa kanilang gano'n? Kahit nagsasabi sila na sila ay mga Christians, mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, bakit nangyayari sa kanilang gano'n? Ang tanong, pwede ba itong mangyari sa atin? Pwede bang magalap ito sa atin? Nakakasiguro ba tayo na hindi ito mangyayari sa atin? That we will fall in the same pit. Sa hukay, kagaya ng pinagkahulugan ng mga taong nakikita natin ngayon. Nagsimula silang maganda. Nagsimula silang masipag. Bakit darating yung panahon na mahuhulog sila sa pandaraya ng kaaway? Nais ng Diyos na makinig ka, simulang bigyan ng pagkakataon ng Diyos para sa iyong sarili upang matumbok mo talaga, makita mo talaga, sino ba talaga ang Diyos? Ano ang kanyang pakay? Ano ang kanyang kalooban na matutunan mo lamang sa kanyang salita? Malinaw itong tinuturo ng kanyang salita. Sa araw na ito, bago tayo pumunta sa pagpapaliwanag ng Passover, tatalakayin natin yung lubusan pagbibigay ng pagkakataon ng Panginoon sa sangkatauhan, specifically sa Egypt, sa bagsak Egypt, Exodus chapter 11. Ang title niyan, mga kapatid, is The Tenth Plague, ang panghuling sagot, the tenth plague, the last and most painful plague. Pakinggan mabuti, huwag kang kumayang na mangyayari ito sa iyo. Huwag kang kumayang. Pagkat nakikita ko ang nangyayari ito sa marami, yung mga taong nagsasabing Kristiyano, anak ng Diyos, pero nangyayari sa kanila painful experiences because they ignore, they resist. Binaliwala nila, hindi na pinakinggan, binaliwala nila. Darating, ang paghuhusga ng Diyos kung binabaliwala mo ang Panginoon, kung binabaliwala mo ang inihain niya, napakadakilang regalo na pinagbuwisan niya ng kanyang buhay. Exodus chapter 11, the tenth plague, the last and most painful plague. It will be our prelude to the Passover. We will read. 10 verses lang ito, mga kapatid. This will be a very short message, I suppose. Exodus chapter 11, verses 1 to 10. Now the Lord had said to Moses, I will bring one more plague on Pharaoh and on Egypt. After that, he will let you go from here. And when he does, he will drive you out completely. Tell the people that men and women alike are to ask their neighbors for articles of silver and gold.
The Lord made the Egyptians favorably disposed toward the people. Moses himself was highly regarded in Egypt by Pharaoh's officials and by the people. So Moses said, "This is what the Lord says. About midnight, I will go throughout Egypt. Every firstborn son in Egypt will die. From the firstborn son of Pharaoh, who sits on the throne, to the firstborn son of the slave girl, who is at her handmaid, and all the firstborn of the cattle as well. There will be loud wailing throughout Egypt, worse than there has ever been or ever will be again. But among the Israelites, not a dog will bark at any man or animal. Then you will know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. All these officials of yours will come to me, bowing down before me and saying, 'Go, you and all the people who follow you.' After that, I will live." Then Moses, hot with anger, left Pharaoh. The Lord had said to Moses, "Pharaoh will refuse to listen to you, so that my wonders may be multiplied in Egypt." Moses and Aaron performed all these wonders before Pharaoh. But the Lord hardened Pharaoh's heart, and he would not let the Israelites go out of his country. Okay. Young people, ilang plagues? Sampo. Tapos na ako siya. Ito na ang last plague. Tapos na siya. Moses told Pharaoh that God made a distinction between Egypt and Israel. Okay, nagpapakilala ang Diyos. Pakinggan mabuti, subaybayan natin. Hindi pa kilala ang Diyos sa panahon na ito. Hindi kagaya ito ng panahon natin. Ang panahon natin, kilalang kilala natin kung sino ang Diyos. Itong panahon na ito, nagpapakilala ang ating Diyos kung sino siya. Kaya yung kapabalaghan nila noon is extraordinary. Dahil napakatigas ng puso ng mga tao, hindi basta-basta paniniwala. Sapagkat meron na silang mga pinapaniwalaan. Matagal na nilang Diyos yun, yung pinapaniwalaan nila. Ito ngayon ang ating Diyos, ipapakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga nakikita. Okay? Because our God is a spirit. Hindi nakikita ng naked eye, pero kaya niyang gamitin, bagamat hindi siya nakikita, kaya niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa paraan makikita at mararamdaman ng sangkatauhan. At dahil kailangan niyang ipakilala ang kanyang sarili sa paraan makikita, he believes an object lesson. Okay? Gagamit siya ng mga bagay, mga tao na makikita upang ipakilala niya ang kanyang sarili. That's why he chose a nation of Israel, not because Israel is mas mainam, mas mabait, mas magaling, mas mayaman, mas sikat, mas matatalino. Hindi yun ang dahilan.
Wala doon ang dahilan. Ang dahilan ay pinilit sila ng Diyos. Para gawin, object lesson. He will make a distinction. Pagkakaiba ng mga taong pinili niya at mga taong ayaw sumunod, maniwala at makinig sa kanya. Okay, sundan natin. This distinction was very clear in God's mind. Alam ng Diyos kung anong gagawin niyang pagkakaiba. Okay? Pero hindi ito klaralo sa mga tao noon pa lang makakakilala sa Panginoon. He knew that Israel, our God, knew that Israel would become the people whom He chose. Bakit niya pinili? To represent Him and make His name known throughout the whole world. Okay? Malinaw po sa Diyos. Pero tandaan nyo, hindi ito malinaw sa Israel. Even in the mind of Moses, hindi pa malinaw ito. Inuunti-unti ng Diyos na linawin sa mapurong na utak, maliit at mapurong na utak ng siyang katawan. Okay, hindi, ang utak natin, hindi tayo comparable. Hindi may kumpara ang lawak ng utak, perspective ng Diyos sa atin. Kaya inuunti-unti ng Diyos. Binibigyan niya ng maraming pagkakataon ng sangkatauhan. Okay? So far, in this story, dahil 10 chapter pa lang ang pinag-aaralan natin mga kapatid, so far, in chapters 1 to 10, now we are studying chapter 11, so far in this story, everyone could see that the distinction God made between Israel and Egypt is one which displayed the power and providence of God. Yun pa lang ang nakikita natin. Yung pagkakaiba na yun. Ano yung pagkakaiba na yun? Yung pagkakaiba ng Israel ng Egypt by giving Israel light. Okay? While Egypt, darkness. Okay? Yung pinag-aral natin last Sunday. By giving Israel provisions, while Egypt, destruction. By providing Israel peace and safety, while Egypt, terror and anxiety. So far, mga kapatid, so far, makikita natin, pinapamalas pa lang ng Panginoon ang distinction sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Paano niya ito, paano ang favors niya, mga pabor niya, ay binibigay sa pinili, sa hirang, at ang mga curses ay binibigay niya dun sa mga ayaw makinig, tumalima, sumunod sa kanya. But these favors from God, tandaan natin, were not, yung tatlong pinag-usapan natin kanina, these favors were not everything in the package of God. Why He elected those people? Why He chose those people? Hindi lang yun ang mga, yung mga favors na yun, hindi lang yun ang nandun sa package na gagamitin ng Diyos para ipakilala niya ang kanyang sarili. Hindi lang niya hinirang ang Israel para continuously pakitaan niya ng provision, elektas niya, kalingayan niya, at lahat.
hindi lang yung mga papers na yan nasa package ng pagkahirang sa kanila. Though many Israelites, mga kapatid, pag umusad tayo sa ating pag-aaral, many Israelites ay magiging kagaya din ng mga taong pinuksa ng Panginoon. Pagkatapos silang iligtas ng Diyos sa slavery, magiging kagaya din nila ng katapusan nila ang mga nangyari sa mga pinuksa ng Diyos. Bakit? Because they missed the point. Nanatili sila doon lamang sa paghahangad ng tables na unang ibinigay sa kanila ni Yahweh. Sundan niyo, mga kapatid. Kasi baka makita niyo sa inyong sarili na nandun lang din kayo sa paghahanap at paghahangal ng mga tables sa Lord, pero yung ibang mga nasa package ng pagiging mananampalataya o pagiging anak ng Diyos o pagiging hinirang ay ayaw nyo na. Ang gusto nyo ng nyo, nyo lang, ay yung mga tables, pera, kaginawaan, hayahin na buhay, trabaho, savings, negosyo, masayang pamilya, magandang kalusugan, magandang church. Tingnan natin ang ating sarili. Baka nananatili tayo dun sa mga Israel, Israelita, na iniligtas niya, inilabas niya sa slavery, pero nananatili lang dun sa paghahangad ng pakinabang sa Panginoon. Tandaan natin, hindi lang puro tables ang nasa package. Bakit ka hinirang ng Panginoon? Ipapakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Israel, ihihiwalay sila sa ganitong paraan. As the story of Israel, the chosen people of God unfolds, He will teach them the laws, the principles, and the values to be kept that would make them crystal clearly distinct as His chosen people. Nasundan niyo mga kapatid? Inuna ng Diyos ang tables. Inuna ng Diyos ang mga graces na para magang masasarap para sa Israel. But as the story unfolds, habang lumalakad sila kasama ng Panginoon, tinuturuan sila ng Panginoon ng mga laws. Ano yung laws? Batas, principles, and values ng buhay para ang kanilang patutuo bilang hinirang ng Diyos ay talaga naman maging separated o kakaiba sa mga tao hindi naman sinasamahan ng Diyos. Nagigets niyo? Nagigets natin mga kapatid. Hindi ka niligtas ng Panginoon para hayahin na buhay. Binigyan ka ng Lord ng gano'n. Hindi niya ipagkakait sa iyo. In fact, inunan niya yun sa iyo. Binigyan niya yung grace sa iyo. Nauna yun. Pero tandaan mo, may plano ang Diyos sa buhay mo. Bakit kanya hinira? Bakit kanya niligtas? Bakit kanya ginawang anak? Gagamitin niya ang buhay na yan upang palabasin ang tunay na karakter ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Holiness, righteousness, kabanalan, katuwiran.
the people of God, Israel, chosen to display the power and glory of the righteous and holy God na nagpapakilala sa sanlibutan. Ang nakakalungkot, mga kapatid, many professing Christians today are also missing this point. They want salvation. They want the favor. But they do not want the testimony of being a holy and righteous follower, children of God. Aba, saan ligtas ako? Yun lang ang gusto nila. Aba, saan ligtas ako? Tinanggap ko ang Panginoon. Pero ba, gawin ko ang mga gusto kong gawin. Ayoko ng mga batas. Ayoko ng mga law. Gagawin ko ang gusto kong gawin. Sinabi ng Diyos, pag tinanggap ko ang Panginoon Jesucristo, ligtas ako. Yun lang ang gusto ko. Yung mga pagsunod ng Diyos, ayaw ko na. Yun ang tinuturo ng istorya, mga kapatid, na namiss ng Israel. Bakit karamihan sa kanila ay hindi nakapasok sa kapahingahan na pinangako ng Diyos sa kanila. At marami tayong nakikitang gano'n sa panahon natin ngayon. They want the favors of God, but they do not want His laws, His principles, and values. They are dangerously heading to the same end like the off-track adrifted Israelites during the time of Moses. Now, exposition. Dun sa binasa natin, mga kapatid. Exposition ng verse 1 to 8. 10 verses lang to. Verses 1 to 8. Okay, exposition number 1. Moses, for the last time, speaks about what God will do in Egypt. For the last time, it was a clear warning and God never hides His intention. Ganyan ang Diyos natin. Mga kapatid, hindi siya nagtatago ng gagawin niya. Sinasabi niya. Sinabi niya ng Diyos na may impyerno. Sinabi lang ba ng Diyos na may kapahamakan na darating? Sinabi ba niya, He never hides what will happen in the future. Hindi niya tinatago. Sinasabi niya. Kaya kung mapunta ka man doon, ibig sabihin, you have your entire life. 60 years, 70 years, 80 years, para dapat maintindihan mo. Dapat nakinig ka, dapat nakita mo, dapat sinunod mo kung ano yung mga warnings na binibigay niya. In this story, for the last time, magbibigay ng warning ang Diyos sa pamamagitan ni Moses. My dear brethren, remember sa istorya, Moses was 9 out of 9. Listen very carefully. Kasi para hindi natin mapagpuntahan, ang Diyos ay parang, bakit niya winakasan si Pharaoh? Bakit niya pinagpapatay yung mga anak na lalaking panganay? Bakit niya ginawa yun? Pagka nagtatanong ka ng ganun, ibig sabihin, hindi mo kinakaroon mabuti ang buong istorya na hinayaan ng Diyos na mailantad dito sa kanyang mga salita. Okay? Remember, Moses is 9 out of 9. Ano ibig sabihin ng 9 out of 9? In the span of how many months, young people? How many months yung plagues? 6, approximately. Parang from January to June. Parang ganun lang katagal ang inuhos na inuhol ng Panginoon para i-display niya ang kanyang kapangyarihan. Mabibilis to, very intense, spectacular events na kinumpress niya sa napakaiksing panahon.
And Moses is 9 out of 9. Ibig sabihin, sa loob ng naiksing panahon, lahat ng sinabi ni Moses. Naganap ba o hindi? Perfect. 9 out of 9. Pag sinabi niya, this is what the Lord will do. Ganito ang gagawin niya. Plague number 1, plague number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9. Perfecto. Naganap. Listen very carefully. Naganap ito. Kaya hindi mapagbibintangan ang ating Diyos na bakit naman pinatay niya. Nagwawarning ang Lord, hindi niya tinatago ang kanyang intensyon, hindi niya tinatago ang kanyang kalooban. Sinasabi niya at binabakaman niya ng pagpapakita niya na dapat siyang paniwalaan sapagkat i-display niya ang kanyang kapangyarihan. Nine out of nine, perfectly right in everything he said about God. Perfect. But this time, this last plague will be the most painful. Okay? Kung hindi tatanima, kung hindi susunod. We may wonder how Pharaoh could be so foolish as to see God's miraculous power and still not listen to Moses. Diba? Sa istorya, pag nagbabasa, kung talagang binabasa niyo, kung talagang inaaman niyo, kung talagang inisa-isa niyo, kung talagang nakita niyo yung tindi ng kapangyarihan ng Lord from plague number 1 to plague number 9, sa isip nyo, pag nakita nyo si Pharaoh, nananatili pa rin siya sa katigasan ng isipan, nananatili pa rin siya sa ayaw niyang maniwala, bagamat nakita na niya lahat ito, your mind may be wondering, mag-isip ka, why Pharaoh is so foolish, napakahangal, na nakikita na niya, namamalas na niya sa maikling panahon, sunod-sunod, pero nananatili siyang hindi naniniwala. Ayaw niyang makinig. Because, may pinapalabas ang Diyos nito, mga kapatid. Because Pharaoh's mind has been made up long ago before the plagues began. He couldn't believe that there is somebody else greater than he, greater than him. Pinaliwanag natin, for 3,000 years, ang Diyos ng Egypt, ang Pharaoh. Meron silang mga supernatural God, pero yung mga nakikita nila, o yung Diyos na nakikita nila, si Pharaoh ang Diyos. Okay? Si Pharaoh, yun ang Diyos sa Egypt. Namamayang pag yun, for 3,000 years, hindi sila tinitinag sa ganung kalagayan. Okay? Hindi sila pinapakailan ng Diyos sa ganung kalagayan na ang Pharaoh ang Diyos. So dahil sa ganung kalagayan, sa splendor, makaka-relate kayo dito mga kapatid. Sa ganung splendor, sa ganung kapangyarihan, sa ganong hindi na check na kalagayan, pwede niyang gawin ang lahat. May pera siya, makapangyarihan siya, pamoso siya, mayaman siya. Siya ang tinitingalang hari, siya ang tinitingalang Diyos. Magagawa niya lahat. Masisilang siya doon. At aakalain na niya na dahil nakapangyayari siya, aakalain na niya na siya ay Diyos. Narinilate niyo ba kung anong nangyayari ngayon?
Dahil sa ganung kalagayan, ang isip ng tao, meron siyang chamber, meron siyang jet, meron siyang submarine, meron siyang pamoso siya sa tao, may kapangyarihan siya, walang nakapipigil sa kanya, sipingan man niya lahat ng babae, nagagawa niya yung pwede araw-araw, maniniwala siya, oh, Diyos ako, I'm the Son of God. Nandito yung kalagayan ng pero, but this pero, mas matindi. O 3,000 years, hindi sila pinapakailaman sa ganung kalagayan. Pero darating ang wakas, magpapakilala ang Diyos. Consider siya. Pero had his mind made up long ago. This stubbornness, itong kabigasan ng ulo na ito, finally led him to the greatest of all calamities na pwedeng mangyari. At ano yun? The death of his one and only dearest son. Akala mo hindi paparamdam sa'yo ng Diyos? No. Akala mo namamayagpag ka? No. Darating at darating na titinagin ng Diyos ang isip at ang puso. Papakita niya kung sino siya. Kahit namamayagpag ka sa ganong kalagayan. Though this event never softened Pharaoh's heart, it forced him to recognize God's power and authority. But even then, kahit na manas na niya, kahit na princess niya, i-recognize yung kapangyarihan na yun, he wanted God to live, not to stay and rule his kingdom, his country. Okay? Kung totoong naintindihan ni Pero, dapat sinabi niya, oh Lord, I'm sorry. Ikaw palang pinakamakapangyarihan. Sandihan po ako, ikaw ang pinakamakapangyarihan. Hindi pala ako. Gusto kitang nandito, kasama kita, dahil ikaw ang makapangyarihan. Kahit na alam niya yun, ayaw niya makasama ang Diyos. Leave. Go. Bakit ayaw niya makasama ang Diyos? Hindi siya nakaready. Give out ang kanyang rule. Ako pa rin ang Diyos. Yung gusto ko pa rin ang masusunod. Hindi ikaw. Alis! Hindi kita kailangan dito. Application. Number one. Do not wait for great calamities to happen and drive us back to God in His will. We must open our hearts and minds to His direction. Kailan? Kailan mga kapatid? Now! Sinabi yun sa Hebrew chapter 3, verse 15. Listen very carefully. Ang sabi ng ni Apostol Pablo sa mga nakikinig 2,000 years ago, sabi ni Apostol Pablo, today, if you hear His voice, do not harden your heart, just like your forefathers did in the wilderness. Okay, yung magpatumpik-tumpik. May mga ginagawa ba kayong kabalastugan sa ngayon? Huwag niyong hayaan na pag narinig yung salita ng Panginoon, ay bigla kayong mag-re-resist, hindi papakinggan, bagamat narinig niyo na, nagtetengyang kawali kayo, ayaw niyong sumunod, sapagkat sarap na sarap kayo sa kalagayan, tandaan mo, pag dumating ang salita ng Panginoon, hindi ito babalik sa kanya na hindi ginagawa kung ano ang patay nito sa iyo. Either your heart will be hardened all the more, or your heart will be softened.
Lalang mo, dahil nakinig ka, hindi ka nag-ignore, hindi mo nilisis, nag-agree ka, at tumalima ka sa kanya. Kailangan natin matutunan ano yung kahindik-hindik na mangyayari doon sa mga taong ayaw makinig, ayaw mag-agree, ayaw sumunod sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Do not wait for a great calamity, kagaya ng nangyari kay Pero. Kailangan pa munang mamatay ang anak? Kailangan pa muna? Bago manong balik sa Diyos? If you hear His words today, do not harden your heart. Sapagkat hindi nagbibiro ang Diyos sa atin. Exposition number 2. Verses 9 to 10. This is the last verses. Did God really harden Pharaoh's heart and force him to do wrong? Talaga namang pinatigas ng Diyos ang puso ni Pharaoh at pinwersa ng Diyos si Pharaoh na gawin kung anong mali? The question is very complex. So we will rephrase the question. Kasi ito yung question ng marami. Pero hindi mo pwedeng sagutin ito sapagkat mawawala ka doon sa konteksto ng pinag-uusapan. I-rephrase natin. I-breakdown natin sa dalawang question. First question, did God really harden Pharaoh's heart? Mga kapatid, anong sagot natin dyan? Did God really harden Pharaoh's heart? Pinatigas ba talaga niya ang puso ni Pero? The answer is yes. Pastor, bakit mo sinabi? Because the Bible clearly speaks about it. From chapter 1 to chapter 10, paulit-ulit sinasabi ni Yahweh kay Moses. Moses, pumunta ka doon, pinatigas ko na ang puso ni Pero. Sinabi ba niya? Hindi si pastor ang nagsabi nito. Ang nagsabi nito ay ang banal na kasulatan. Did God really harden Pero's heart? Yes! Because the Bible said so. It is what it is. Kahit na hindi mo kayang ipaliwanag, kahit hindi mo kayang alamin malinaw, ano ba talaga ang nasa isipan ng Diyos, pero nakikita mo sa Biblia na sinabi ni Yahweh, pinatigas ko ang puso ni Pero, kailangan mong paniwalaan na pinatigas niya ang puso ni Pero. Okay? It is what it is. Hindi mo pwedeng tutunan kung anong sinulat. The Bible clearly speaks about it. Now, question number 2. Did God force Pharaoh to do wrong? Pinilit ba ng Diyos na gumawa ng mali si Pharaoh, mga kapatid? The answer is no! No! Hindi namumwersa ang Diyos na gumawa ka ng kasalanan, no? Walang nakasulat sa Biblia na ang Diyos ay namumwersa na gumawa ka ng mali. At hindi niya pinwersa si Pero na gumawa ng mali. Ano bang nangyari, Pastor? Ano bang pagkakaiba noon? Hardening of the hearts, forcing Pero to do wrong. Anong pagkakaiba? How did God harden Pero's heart as per the story of Exodus says? O paano nga ba tumigas ang puso ni Pero? Before the plagues began, listen very carefully, Moses and Aaron announced. Okay. Pakinggan niyo yung mga term, ha? Before. Ano yung before sa Tagalog? Bago mangyari.
before the plagues began, Moses and Aaron announced. And their announcement is very clear. Moses and Aaron announced very clearly what God would do. Kung anong gagawin ng Diyos, ito na naman, if, kung, in-announce ng Diyos kung ano ang gagawin, kung, nandiyan ba yan? If Pharaoh will not let the Israelites go. Okay? Yung gagawin ng Diyos ay conditional. Okay? Sa kung ano ang response ni Pharaoh sa warning na binibigay ng Diyos. And because God is omniscient, because God is sovereign, alam niya kung ano mangyayari. Kaya inuuna ng Diyos na sabihin mo kay Pharaoh, ganitong gagawin ko, kung hindi siya makikinig, hindi siya susunod sa aking warning sa kanya. Now, here is the sequence of the events. Para makita natin anong nangyari, mga kapatid. Here's the sequence of the events. Number one, ang nauna, announcement, proclamation of God's intention and His will, or His will, through clear words. Hindi humuhusga ang Diyos. Hindi siya mag-judge. Kung hindi niya binibigyan ng pagkakataon ang mga tao, mga kapatid, kung hindi niya binibigyan ng warning ang mga tao, hindi siya basta-basta magbibigay ng parusa. Kung hindi naman niya sinabi kung ano ang kanyang intensyon at kung anong kanyang kalooban. Hindi ganun ang Diyos natin. Ang ating Diyos ay makatarungan na Diyos. Tandaan niya. Makatarungan siya. Hindi siya basta-basta mag-design na, buksain ko kaya ito. Wala lang. Gusto ko lang eh. Buksain ko kaya. Patayin ko kaya sila. Hindi siya kagaya ng tao na biglang magsasalita, walang dahilan. Biglang maiisipan dahil kalaban niya sa politika, sasabihin, patayin ko na. Hindi gano'n ang Diyos. Makatarungan siya. There will be announcement. Proclamation of God's intention. Well, through very clear words. Hindi malabo. Malinaw. Sabihin mo kay Pharaoh, kung hindi nila kayong palalabasin ng Egypt, kung hindi na kayong palalayain, papadalan ko siya ng ganito. Malinaw. And then, pagkatapos niyang sabihin ng kanyang intensyon, kung ang tao ay hindi nakahanda na pakinggan at maniwalaan, anong makikita sa kanya? Number two, unbelief, resistance, defiance, non-agreement to the word of God, non-agreement to the intentions and will of God. Pwedeng mangyari sa atin ito, mga kapatid. Sinabi na lang Diyos, wag! Thou shall have no other gods beside me. Nauna yun? Nauna yun, no? Sinabi niya, thou shall not make any graven image of anything in this world. Nasa himpapawid, nasa lupa, nasa dagat, wag kayong gagawa ng kung anumang imahe. Dahil isang Diyos,
At God is spirit. Huwag niyong ilalagay siya, ikakahon siya sa kung ano bang imahe. Hindi niyo siya maikukumpara. Nothing will compare. Sinabi na niya, do not use the name of the Lord your God in vain. Huwag kong gagamitin ang pangalan niya. Sabi ng Lord, kapatid, nung nagpre-pray ako, sabi ng Lord, kapatid, ikaw ang tugon sa aking panalangin. Ikaw ang gagawa ng paraan para sa akin. Malinaw yan, kapatid, sinabi. Huwag kang tatanggi, kapatid. Mabe-bless mo ako, ikaw ang hiniram ng Diyos, pinili ng Diyos para solusyonan kung ano ang aking mga problema. Do not use the name of the Lord your God in vain. Dito tayo supply. Karamihan sa atin. Remember the Sabbath and make it holy. Ano ibig sabihin ng holy? Distinct. Separated. Sa'yo ba yung anin? Ihihalay mo yung isang para sa akin. Amen? Malinaw, clear. Huwag kang mamili. Pangapat, igalang mo yung amat nila. Yung people, ginagalang pa hindi. 6 to 10, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not lie, do not covet. Now na ang words, nag-announce. Klaro. Sinabi niya ang kanyang intensyon. Ang tanong, ano respond ng puso? Unbelief? Resistance, defiance, non-agreement to the Word of God, non-agreement to His intentions, to His will. Sinabi ba ng Diyos? Ano nga pwede sabi itong keep it holy? Sinabi ba? Hindi siguro ba ninyo? Hindi ganun niya, pastor. Hindi ganun niya. Kapatid, klaro, klaro. Sinabi niya ang kanyang intention. At pagka nandiyan sa puso mo ang unbelief and resistance, anong susunod? Anong susunod? Number 3, hardening of the heart. Pride. Okay? Dahil sinabi na niya, hindi ka nakahandang sumunod, nire-resist mo, dinidefy mo kung ano kanyang intention, ang susunod, kapatid, matigas ang puso mo. Hindi makapenetrate ang Lord. Matigas, nire-reject niya. Ayaw, ayaw. Dahil nagre-resist ka sa kanyang will. Tumitigas ang puso. At pag matigas ang puso, mga kapatid, ano ang resulta? Pag tumigas ang puso, number four, yeah. Sinning against God. Or doing the exact opposite of God's intention. Doing the exact opposite of His will. Sabi ng Lord, remember the Sabbath? Keep it holy. Nag-resist. Tumigas ang puso. At dahil hindi ka nakahandang gawin kung ang will ng Lord, ang gagawin mo, the exact opposite. Sabi naman, kanan lang, diretso, kanan, kanan, diretso, kanan. Nang nag-resist ka, ayaw mo, anong gagawin mo? You will do the exact opposite. Kaliwa, walang gray area. Ang sabi ng Lord, hindi ko pinaniniwalaan ng malahilinga, hindi ko pinaniniwalaan ng mga lukewarm. Hindi ka pwedeng mag-pretend, sir. Pwede mo silang nilangin.
Pwede mo ipakita sa tao, Christian ka, pwede yun. Pero hindi mo pwedeng gawin yun sa akin. Kilala kita, alam kong nangyayari sa'yo. Lukwang ka. Ayaw ko ng ganyan. Isusuka ko yan. Di baling mainit ka kung mainit ka, di baling palamig ka kung palamig ka, pero pag nagpe-pretend ka, isusuka kita. You will do the exact opposite of God's intention, God's way. At pag ginagawa mo na yun, pag ginagawa mo na yung pagsalansang, hindi ka sumusunod sa Kanya, akala mo walang nangyayari. Maghintay-hintay. Hindi nagbibiro ang Diyos. Sa bawat itinanim, may uusbong. Okay? In every decision, there are always results. There are always consequences. Okay? Number 5, dahil ginawa mo na ang kaliwas sa gusto ng Lord, consequences. Listen very carefully. Listen very carefully. Consequences. Uunti-untihan ka ng Diyos, kagaya ng ginagawa niya kay Pedro, mga kapatid, 9 plagues. Hindi pa dumarating yung pinakamasakit, pero nakita niyo, unti-unti. Ayaw mo pa? Ignore mo pa? Kasi isa pa. Consequences after consequences after consequences. If ignore, kung ayaw mong makinig, mga kapatid, may mas mabibig darating. Number 6, God's wrath. Puot ng Diyos. Puot ng Diyos. Hindi pa natin nilalabas yung puot ng Diyos, pero ito na yung pinakamasakit na mangyayari. Tatalakayin natin ito next week. Prelude itong pinag-uusapan natin. Ayaw mo ng consequence, ayaw mo ng mamunting, gising na. Uy, gising na. Gising. Sarap tulog eh. Gising. Gising. Ayaw mo ng mga mamunti. Ito na si daddy. May dala ng pamalo. May dala ng puot. Ahatawin ka na. Kung ayaw ng consequence, darating ang God's wrath. Pinakamasakit. Yung talagang bigla ka, Balikos, bangon ka! Pag pinipit ka na sa pwede, Bigla ka, Balikos, bangon ka! Sapagkat naramdaman mo yung pagpinag ng Panginoon sa buhay mo. Nagkakaintindihan mga kapatid? Ito yung pag-uusapan natin next week. Hindi madali, mga kapatid. Sa isipan ni Pedro at sa isipan ng buong Egypt kung ano ang mangyayari sa 10th plague. Ayaw mo ba ng God's wrath? Si Pedro kasi ayaw pa eh. Namatay, I'm getting ahead of myself. We will include that in our study next week. Na ayaw ka ni Pedro! Pero tatapusin kasi natin yung sequence. Ayaw pa niya ng God's wrath? Ayaw pa niya ng Diyos? Anong susunod? Anong natitira? 7, eternal damnation. Tiga sa ulo, sige. Eternal damnation. Okay. Pharaoh's heart was unyielding from the very beginning. Okay? Alam ng Diyos. Na hindi talaga susunod si Pedro. Alam niya, tayo hindi natin alam. Ang Diyos alam. He's omniscient. Kita niya, hindi susunod si Pedro. Pedro's heart was unyielding from the very beginning. But God, because He is righteous, because He is just, makatarunan siya, although alam na niya, hindi na naikakaila sa kanya, pwede na niyang wakasan right away. Dahil alam niya eh, pwede niyang right away wakasan. Parang si Satan. Kaya mong wakasan na kaagad ng Diyos si Satan, mga kapatid?
Kulang bang kapangyarihan ng Diyos para wala nang kasamaan? Wakasan ko na si Satan. Kaya ba niyo? Kaya. But He is just. He is a just and righteous God. Okay? Meron siyang ipapakita. Meron siyang ituturo. Para matutunan natin at magamit natin. He is very patient. Kagaya ng ginawa niya kay Pero, pang ilang plague ang pag-uusapan natin next week? Pang sampo, ibig sabihin, ilang plague ang binigay niya para magising? Siya. And then sampo. God contained and displayed Pharaoh's disobedient and yielding heart by continuously and repeatedly resisting His words and His will. It became evident that Pharaoh would not change his mind and would not obey God's will. Pinakita lang ng Diyos, sabat ng people, bakit niya kakastiguhin ang isa nito? Pinakita niya, bakit? Yun talaga ang nasa puso ni Pero. Pero para sa atin, para makita natin ang righteousness of God, ililitaw niya muna niya, ikukonfirm muna niya, magiging evident muna kung ano talaga ang nakatago sa puso at sa isipan ni Pero sa pamamagitan ng patuloy at repeated na pagsalansang niya sa kalooban ng Diyos. It would also be fitting to conclude that God did not force Pharaoh to reject Him. Rather, God gave him every opportunity. God gave him every opportunity to change his mind. Spectacular events. Minigising. Hul. Gising. Hul. Spectacular events. Bago niya binigyan yung ratan. Bago niya winit. Bago niya nila noon. Binigyan niya ng maraming pagkakataon. Para magkaroon siya ng pagkakataon ng ibahin. Mag-change ng mind. Para lumambot ang puso. Every opportunity to change his mind. But Pharaoh didn't. Hindi niya binago ang kanyang isip. That is why it is righteous and just for our God to judge him. Ganun ba ang nangyayari sa iyo? Meron tayong example ngayon, nililitis na. Nasa sirkulo natin. Consider, tigas ng ulo. Akala, siya na ang makapangyayari. No. Akala, makakalusot siya sa lahat ng kapalastugan. No. May Diyos! Amen? Akala, panghabang buhay, yung kapangyarihan ng mga taong pumuprotekta sa kanya. No. Yung sa atin, panghabang buhay, yung pumuprotekta sa atin, hindi nawawala ang kapangyarihan. Nakaupo sa trono at walang makakatigil sa kanya para protektahan ka. Kung ikaw ay kanyang hinirang, darating at darating ang resulta ng iyong ginagawa. Do not believe the lies of the enemy na parang ikaw na ang Diyos. Nangyayari na kung anong gusto mong mangyari. Wawakasan ka ng Diyos. Wawakasan niya ang kabalastugan ng sangkatauhan. Darating at darating. Kagaya ng makikita natin
kay Pero sa susunod. Masaya ba ang Diyos na makita ang kapahamakan ng mga ayaw makinig, mag-agree, at sumunod sa Kanya? Masaya ba ang Diyos? Hindi. Hindi masaya ang Diyos. Kaya paulit-ulit mo mababasa, kapatid, napakalaki ng pasensya ng ating Diyos. Binibigyan Kanya ng pagkakataon. He will move heaven and earth. Para makita mo lang. Para makita mo lang. Ginawa niya. Ginagawa niya. Ginawa niya sa panahon ni Moses. Ginawa niya sa panahon ni Joshua. Mga kababalaghan, para makita mo lang. Para maniwala ka lang. At kung hindi ka sasapit sa lubos ang paniniwala, pupuksain ka ng Diyos. Klaro yun. Sinabi niya sa kanyang salita, pinawarningan tayo. Klaro yun. Hindi siya nagbibiro. Tandaan mo, kapatid. Napakahaba ng pasensya ng ating Diyos. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Bakit? Because in Ezekiel chapter 33-11, we will close with these words. I take no pleasure in the death of the wicked. Sabi ng Diyos, hindi ako masaya na mamamatay sila. Pero pinili nila ang kamatayan. At sa una pa man, sinabi ng Diyos, klarado, I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life. Mga kapatid, huwag natin isipin, hindi naman ako magiging kagaya ng mga nangyayari ngayon doon, napapanood sa TV. Hindi ako magiging kagaya nila. Kapatid, lahat ng malaki ay nagsisimula sa maliit. Eh? Ang nakikita natin ngayon ay resulta na ng mula sa maliit, lumaki ng lumaki. Parang addiction. Wala namang mangyayari sa akin. Titikman ko lang naman. Walang mangyayari. Kaya ko umalis dito. Sino niya sabi sa'yo? Sabi nga, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Totoo ba yun? Huwag mong subukan. Today, if you hear His words, do not harden your heart. Choose life. Choose blessing. At hindi ka mabibigo. Papakilala ng Diyos ang Kanyang kabutihan sa buhay mo. Palakpakan po natin siya. Salamatan po natin. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. O Ama naming dakila, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, because you have given us very clear words, warnings, na magbibigay sa amin ng wisdom kung ano ang magiging mga choices namin, Panginoon, sa buhay. Lord, salamat. Hindi mo kami pinababayaan. Salamat. Nananatili kang tapat. Salamat. Napakahaba ng pasensya mo na binibigay sa amin. Nawa, Panginoon, tunay nga matagpuan namin ang aming sarili na tumatalima at sumusunod sa inyo. Ama, here is your church, the Truth and Life Christian Church. Lord God, kaawaan mo po kami. Patuloy mo po kaming kulitin. Patuloy mo po kaming pakialaman. Hindi po namin alam ang aming gagawin, maliban na turuan mo kami ng iyong karunungan. Masalamat po. Sa iyo namin tinataas ang lahat ng pagpuri at pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Amen, amen, and amen. Amen.